What up, mga pointers? Another video ulit tayo, mga pointers, no? And ito nga, sobrang excited na ako panood, no? And even though na hindi pa tayo mismong music video, mga pointers, no? Ito yung nilabas nila na Where You At music video teaser, mga pointers, no? Whew, let's go, ito na. Gusto ko na panood. Pero syempre, bago ang lahat, shoutout muna sa inyo. So yun, sa mga gusto magpa-shoutout, lalong-lalo na ang next kong isa-shoutout ay yung sa mismong music video na, no? Kaya kung gusto nyo makita ang pangalan nyo sa aking video, yan, comment kayo down below sa pinned comment, mga pointers, no? Siguro, mga pointers, ang gagawin ko dito ay simulan ko ulit, although napanood ko na siya, yung sa may, ano, no? Where You At, yung may title reveal, hanggang kay Ken, hanggang papunta kay Josh, yung kay Stella at kay Justin, ay kay Josh, hindi ko pa napanood, pero gusto ko siyang sunod-sunod rin, mga pointers, no? Hanggang doon sa music video teaser, no? Kaya, eto, panorod na siya ng isang bagsakan, mga pointers, no? Tiyan natin kung ano mapulot nating aral. Joke lang, aral eh, no? Para makita tayong mga clue, mga pointers, no? Kaya, ayan, without further ado, let's watch this. So, dito nagsimula ang lahat. A few moments ago, what seemed like a gadget from the future was found in Manila. Incidentally, an eyewitness caught sight of five unidentified men leaving the scene. Currently, the location of these men are yet to be known. Authorities are putting up a reward for any leads. Hold on. This is just it. The five men have been found. In what country? How was that possible? You heard it right, folks? These men seem to have traveled thousands of miles in a span of seconds. Say it now. Are they holding their keys to bypass the rules of time and space? Is this what the future awaits for us? So, saktong-sakto, para ko bagay hinahanap nila yung limang tao na yun, which is alam naman kasi na yung limang tao na yun, no? Alam niyo yan, kapag hindi nyo alam, uwi na kayo. Hindi, joke lang. Siyempre, yan sila Josh, Stel, Pablo, Justin, and Ken, no? Sila yan, siyempre, no? And yun nga, saktong-sakto, hinahanap nga sila, mga pointers, no? Kaya saktong-saktong yung Where You At. Hanggang ngayon, may question mark pa rin na bumabagabag sa aking utak kung ano ba talaga ang meron sa Where You At, no? Pero tuloy pa natin. So kanina cassette, ngayon naman is yung tape mismo. So yun, mga pointers, talagang tulad nga sinabi ko sa ibang nalalaro sa mga isa-isa na lang, per member ng SB19, no? Ang old school nung vibe nung video, and then yung basta yung vibe, tapos nag-arcade pa sila. Ang old school, no? Tapos yun nga, nanggaling dun sa umpisa, cassette, and then ito yung tape, cassette tape. Yun nga, let's go. Kasi yung radio tapos yung cassette tape, no? Old school na old school siya, no? Kaya ito yung makikita natin sa SB19. Actually, nag-old school na bang SB19? Parang hindi pa, no? Parang ngayon pa lang sila, kung sakali mang old school to, kung sakali mang old school, ngayon pa lang yata sila, no? Na mag-old school na bitawan ng, or mga release ng gandong klaseng video, no? So, ayan, si Ken. Hey, let's go. Where You At? Ayun, ang old school ng vibe niya, napaka-old school niyan. And then ito may hidden meaning nga daw itong mga ano to, no? Itong January 8, 1992 na to, no? May nakapagsabi sa akin yan, mga pointers, no? And napin natin yung comment na yun. And nag-comment nun eh. So ayun, mga pointers, shoutout kay Soleilev ng Mahalima. Yan, no? Ayun nga, nakalagay nga doon, di ba, is 1-8-1992, no? So, sabi niya, drop ng MV lang daw yun, idea from Twitter daw, no? So, yung, di ba, nakita nga natin yung date doon is 1-8-1992. So, 18, so 18, and then, syempre, 18, ang ano niyan is number 18. And then, SB19. So, ang 18, yung 1-8. So, 18 siya. And then, yung 19 niya, ayan, yung 19 umpisa. And then, yung 9-2, ito yung drop ng MV daw, yung pinaka-MV daw. So, sakto bukas yun, mga pointers, no? Ayan yung idea nila, no? So, hindi lang sila, ang SB19, hindi lang sila nagbabato ng informations na kung ano-ano lang. Like, yan, lagay lang natin yung date na yan dyan. So, kumbaga, may hidden meaning talaga siya, mga pointers, no? Kaya, ang galing na SB19, napaka, alam mo yun, hiling na sa ganyan, lalo si Pablo pag gumagawa ng mga ano, no? Let's go. So, ito, sinad na si Pablo, no? So, napanood ko na ito, mga pointers, pero ulitin natin na gusto kong sunod-sunod siya.
Ay, yan si Pablo, no. As always, yun nga si Pablo. Pakalupit. Yung reaction niya talaga, talaga mahilig si Pablo sa ganun, yung mga reactions niyang ayun yung gusto ko sa kanya, napaka grabe siya gumawa ng reactions. Like, gusto niya, anong gusto niya i-express yun ang gagawin niya talaga, hindi siya na iilang or what. Si Ja. Sumapak si Ja. Let's go. So, para talaga sila nasa arcade. Ito yung ano eh, pag sinapak mo, ting, yung may score. So far mga pointers, no? Puro old school na nakikita natin. Kay Ken, ito yung nasa arcade siya, yung ano, yung basta yung drive something na nasa kotse kayo. And then si Pablo, ito yung mga baril-barilan. And then si Ja, yung ano, yung meter nga pag sapak may angat na ganun. And then si Stel naman, tingnan natin. Ito, hindi ko pa nakikita talaga ito si Stel. Yung kay Ja, nakita ko na siya eh. Nabigla ko siya na-click eh, pero hindi ko pa siya nagagawan talaga. Ayun, up. Ayun. So kay Stel yung ano, yung alam mo yung 3-point shot, shoot go. Yung nag-shoot kayo, basta arcade siya na more on basketball siya na shoot ng mga pointers, no? And pakinggan nyo yung tunog, napaka old school siya. Ayun o, yung chuk, parang cassette tape siya or parang VHS, yung pag nagsasaksak ka ng VHS, di ba ganyan yung tunog? Di ba, pakinggan niya. Or hindi ko alam, basta napaka old school niya, consider kung anumang ano siya, appliance na hindi na matandaan. Hindi ko matandaan talaga kung ano, basta familiar yung tunog niya talaga, as in. So next natin kay Ja, si Ja na. Ay hindi, si Josh. Okay. Arcade nga. So si Josh naman yung ano, yung tuk kunyari, yung arcade na kunyari Tekken or Street Fighter, yung may joystick dito and din dito yung mga button, no? So ayun. Expect niyo na siguro iikot to sa old school and then medyo ano, old school yung vibe, tapos siguro sa arcade sila mostly magsu-shoot or baka bigla silang may naisip ako, pero tiyan natin. May naisip ako. Ako lang ha, baka haka-haka ko lang. Ha? 'Di ba nag-arcade sila? Baka bigla silang pumasok sa mismong game, no? Kasi hinahanap sila, where you at? Baka pumasok sila sa mismong game, no? Maging sila yung character ng game na nilalaro nila. Pwede, no? Let's go. Possible mga pointers ha? Teka baka may na-miss tayong details ha? So dito ha? Pause eh, kasi may list sila mga sama ganito eh. So dito, wala naman tayo siya makakita bukod sa parang nagtetest. Tetris ba si Pablo? O ano ginagawa niya? Ay hindi! Old school na game to, hindi ko alam. O parang nagka-type siya eh. Ayan si Josh, napaka-addict gamer talaga. Si Stel, birthday cake, and then wala naman tayo masyadong makita rito bukod sa may video recorder. Okay. Si Ja, ang hiling lang magbasa. Si Ken, nagpapataba. Pumayat siya eh. Let's go! Tapos yung mini endorsement nga, pero tinakpan eh. Parang Pepsi yung can. Tapos Dunkin' Donut and then Pizza Hut. Boom! Look at that! Endorsement! Let's go! Tapos baka dito nga. Tignan niya. Baka nga ang gamit pa rito ni Pablo Acer eh. Let's go! And then si Josh. Malay nyo, one day. PlayStation baka naman or Xbox. And then si Ken, si Stel. Gold Deluxe or Red Ribbon or ano ba ba? Contis, mga ano no, mga bakery, mga ano ba tawag doon? Bakery ba tawag doon? Basta yung mga cake. 19 yan, 19 oh, nasa cake. Yan, si Ja, nagbabasa. And then, wala naman siyang mini endorsement dito. Ito, may endorsement. Pepsi, Dunkin' Donut, Pizza Hut. So, binuhos nila kay Ken kasi, yung pataba ka. Yan, kaset. So, possible to mga pointers, no? Para sa akin lang, possible lang.
Hindi ko alam ha. Prediction ko lang. Prediction ko lang. Okay, yun na siya. So kasi ito ha, to sum it up mga pointers, no? Yung sa umpisa nga, di ba, hinahanap sila may ano, tapos hinahanap yung group of five men na yun, no? Which is, ulitin natin yun. Pasensya na. Gusto ko lang maging klaro talaga siya bago ako magdadada dito. Laruhin natin yung first part na to. Ito, yung breaking news. Strange times we live in. Just a few moments ago, what seemed like a gadget from the future was found in Manila. Incidentally, an eyewitness caught sight of five unidentified men leaving the scene. Mm-hmm. Currently, the location of these men are yet five from the future we live in. Strange time we live in. Doon pa lang mga pointers, no? So, pag ano mo siya, babalik ka talaga sa pinaka-umpisa kasi doon yung pinaka-clue eh. Strange time we live in. So, may something strange na nangyari, no? So, something strange which is baka ngayon nga, sobrang strange nun, bigla sila nawala. Just a few moments ago, what seemed like a gadget from the future was found in Manila. Just a few moments ago, what seemed like a gadget from the future was found in Manila. From the future, mga pointers, no? So, yun nga, from the future, alam nyo naman na, yun nga, old school siya, no? Kaya, hindi natin alam kung pinoportray nila doon is yung cassette tape is future. Pero alam naman na, sa katayuan natin ngayon, makaluma na siya, old school na yung cassette tape, no? Pero siguro may something nakakaiba doon sa cassette tape na yun na sa future, no? Hindi na alam eh, baka yun ang what seemed like a gadget from the future was found in Manila. So yung pinoportray nila yung either tong radio or yung cassette tape, no? Incidentally, an eyewitness caught sight of five unidentified men leaving the scene. Oh, yun. So, ayun nga, leaving the scene. So, yun silang lima, nawala sila. It's either yun nga, hinatak sila, napunta sila sa ibang world, which is connected siya sa, ayun nga, no, sa pinaka, yun nga, isa pinaka nilalaro na nila sa arcade, no? Arcade, no? Ayang hilig nila kayo sa games, no? Kaya, ayun, baka dun sila napunta, no? Sa mundo na more on parang Wonderland ganun, no? Pero more on digital siya, parang ganun. Kung alam niyo yung Wreck-It Ralph, parang ganun yung dating. Wreck-It Ralph, parang ganun, napunta siya sa ganung klaseng mundo. Currently, the location of these men are yet, yeah, you know, sakto sa title ng kanta, Where You At, asa na sila, SB19. Authorities are putting up a reward for any lead. Hold on. Yan, hold on. So, hinaganap talaga sila. Decidido sila kasi may reward eh. The five men have been found. In what country? How is that possible? You heard that right, folks? These men seem to have traveled thousands of miles in a span of seconds. Are they holding the keys to bypass the rules of time and space? Is this what the future awaits for us? So, ayun na lang ang hindi malinaw sa akin, mga pointers, na. In what country? How is that possible? So, yun nga. Ayan, siguro, nag-appear sila. Bigla sila nag-appear sa isang country, no, na hindi na kung saan eh. You heard that right, folks? These men seem to have traveled thousands of miles in a span of seconds. So ayun, no, para nag-travel sila na, ayun nga, thousands of miles in a span of seconds, no? Kumbaga siguro ang pinoportray dito, bigla sila nawala. Yan, nawala sila, no? And then after nyan, alam niyo na pag nag-travel kayo, kahit naka-airplane nga kayo, hours aabutin yan. It's either 24 hours, mga ganun. Kunyari, from Philippines to America. Even though hindi pa ako nag-travel, Philippines to America, to US, hours yan. It's either, hindi ko alam ha, comment down below kung ilang oras ang travel na, or baka days pa nga. Pero tingin ko, hours yan. Kasi station by station pa yan. Hindi yung isang rektang ganun yan eh. Ayun nga, no? Pero sila, ayun nga, kaka-announce pa lang na nawala sila. Pero biglang ilang segundo pa lang, announce niya, oh, nakita sila dito sa lugar na to, no? Ang bilis lang. Ibig sabihin, napunta sila sa isang lugar na sobrang bilis, no? Na andun agad sila, no? So, hindi natin alam mga pointers kung saan lugar yon. It's either, yan lang kung saan. Baka biglang Japan or biglang US or Canada. It's mga ganun, no? Hindi siya possible, no? Na makapag-travel sila within seconds, no? Kumbaga, singin ko, hinatak sila nung cassette tape, tapos napunta sila sa ibang lugar, no? Are they holding the keys to bypass the rules of time and space? So, yun nga, no? Yung keys, are they holding, ayun nga, kumbaga yung pinaka-susi doon, yung cassette tape, siguro, ayun yung nalaglag eh. Tapos, di ba, nag-umilaw siya nung nakita nila, no? So, ayun. Ayun na yung aking conclusion. Is this what the future awaits for us? So parang possible ba na mangyari yung ganon?
So, ayun nga, para naging posible dahil sa SB19 na pwede ka mag-travel within a span of just seconds lang, mga pointers. So, sa kahit sobrang layo na lugar, no? So, ayun. Ayun ang aking conclusion, mga pointers, no? Conclusion ko lang naman yun, pero bukas natin napanood, no? Pero bad trip lang, no? Kasi 12 noon siya, may trabaho ako noon. Nakakainis naman. So, mga pointers, abang-abang kayo. Kasi pagka-uwi ko, gagawin ko agad ng reaction video. Abang-abang kayo sa aking YouTube channel. Siguro it's either around 6 or 7, marilis ko na yung video na yun. Basta within that time frame, abang-abang kayo sa aking YouTube channel. So, ayan, inulit ko. Kung gusto niyo magpa-shoutout, comment kayo sa pinned comment down below, mga pointers. And sa susunod natin video, which is tomorrow, yung music video ng SB19, ay ipa-flash ko yung mga shoutout nyo doon, yung mga gusto niyo pa-shoutout, kung ano man, o ano man gusto niyo pa-shoutout, no? May flash ko yung mga ano nyo. Tulad ng nangyari kanina. So, ayan, ayan yung aking conclusion. Abang-abang tayo, mga pointers, no? Pwede lang sana umabsent, pero hindi pwede. Yeah, let's go, mga pointers. Can't wait na talaga. So, yun, mga pointers, kung may request pa kayo, kindly comment down below or message nyo ako sa aking Facebook page na Point to Pets, and kindly ring that notification bell baka hindi mo nag-restock ng bagong video ng SB19, and kindly consider subscribing na rin, mga pointers. So, yun lang. This is me, Point to Pets, signing out. Peace! That's Jake!